Hello, ito yung second video natin. Medyo paos na ako at feeling ko magkakaubo ako dahil kakasalita kanina. Anyway, so yung video na to is about paano mag-send ng BCH from coinsph o bitcoin.com to your Metamask. So uunahin natin yung coinsph. Actually, same lang din eh. Same process lang. So dito lang tayo sa coinsph kasi madaming nagko-coinsph. Saan ba yon? Yung coinsph? Okay, ito. Again, ulitin ko na lang ha. Hindi ko na alam anong sasabihin ko. Ang una yung gagawin is open your MetaMask. Loading siya, so pagpasensyahan nyo na. Since hindi kayo pwede mag send from coinsph to MetaMask directly, kailangan nyo ng bridge. Dito natin gagamitin yung hop.cash. Aside from hop.cash, meron din coinflex at saka iba-iba pa. Since comfortable ako sa hop.cash, ito yung i-explain ko. So pag naka-open na kayo ng MetaMask, punta kayo dito, browser lang, tapos tatype nyo lang hop.cash, hop.cash. Meron ako dito, so hanapin ko lang hop. Ayan, ito yung hop.cash. Say hi to hop.cash. Alam nyo ba na ang hop.cash is super bilis. Nagtry ako ng coinflex. Akala ko mabilis yung coinflex. Mabilis siya from bitcoin.com to coinflex. But when you send your BCH sa coinflex to MetaMask, medyo lang. Medyo may kabagalan ng konti. But when you use hop.cash, as in seconds lang siya. But depende din yan sa amount. Kasi kung nagtry ako one time, nagsend ako ng 1 BCH plus, medyo natagalan siya. Hindi naman super matagal. Like, siguro mga less than 5 minutes o mga 5 minutes, mga ganun. Yun yung feeling ko matagal. Kasi pag malaki yung amount, medyo loading ng konti. So, kailangan nyo i-connect yung wallet mo. Connect to wallet. Bagal yun, no? Ay, nako. Warning lang, pag nag-open kayo ng hop.cash, dapat stable yung connection nyo. Pwede naman data. See, naka-data ako dito. At hindi siya maka-open. Ano na naman to? Ayan. Sakit ng nang lalamunan ko. So, syempre, magsasend tayo ng BCH to Smart BCH. So, ito yung gagamitin natin, yung first option. Saka na natin may mention kung paano yung... Later na natin may mention kung paano i-cash out yung BCH nyo dito sa sa MetaMask. Paano nyo i-cash out next time na yan. Hindi ko muna kayo tuturuan para hindi kayo mag-cash out agad. Hehehe. So, yan. Click nyo lang yung BCH, yung first option, and then wait nyo lang yung lalabas sa baba. May lalabas yan eh. Kasi nang bagal ang connection ko. Hintay lang tayo. May lalabas dyan na link kung saan mo isi-send yung money mo from coinsph or bitcoin.com. Dalawang links doon eh. May cash address at may legacy. Yung gagamitin nyo is yung cash. Again, cash, hindi legacy, okay? Nasa taas yan. Ika-copy nyo yan. Ah, ito, nakita nyo na? Ito yan. So, wait lang din kasi medyo hindi pa siya complete. See, meron siyang cash at legacy. Oops, dapat i-sign in nyo. Laging magsa-sign in yan. So, yun. At dahil loading naman siya, sign in. Ayan.
So, ito yung address na kakopyahin nyo. Dapat copy siya, including bitcoin.cash. Dapat copy nyo. And pag nagsisend kayo, kasi ito yung ginagawa ko pag nagsisend ako para siguradong hindi mawawala yung assets ko. Minimalize ko yung last, yung hap.ma, hapma, H0PMA. Para alam ko na yung sinesend ko is nasa tamang address. So, ang gagawin nyo, copy nyo lang siya, tapos punta kayo sa, wag nyo siyang i-delete ha, wag nyo siyang tanggalin. Punta kayo sa, ano tawag dito, coinsph. Pwede din sa bitcoin.com. Oh. Ito nga pala yung, ano tawag dito, yung profit ko sa AxieBCH. Oh. Hindi ko ba na-send? So, ito yung BCH natin. BCH siya ng mama ko kasi nag-invest na din siya. So, yun nga. Halimbawa, ito yung isa-send natin. So, syempre, send yung gagamitin natin, hindi yung receive. Send. Pwede kayong mag-scan. Pwede din, ano lang, type nyo lang yung, ipipaste nyo lang yung, ano tawag dito? Ay, sakit ang lalaman. Kung basta i-paste nyo lang yan. I-paste nyo yung address, tapos send, follow nyo lang yung instruction. Tapos balik agad kayo sa MetaMask. Again, bumalik kayo sa MetaMask. Dapat andun kayo sa page kung saan naka... saan andito? Wala, bakit nawala? Kasi dapat... ulitin ko lang ha. Dapat kasi pag bumalik kayo doon, yun pa din yung page niya. Baka dahil sa connection ko. Asaya ba yun? Ahay! Dapat pag bumalik kayo, yung page is ganito pa din yung face niya. Huwag kayo mag-send up. Ay, oo nga pala. Shit. Basta siguraduhin nyo, baka sa ano ko lang to, connection ko lang. Dapat, pag ganito gawin nyo, bago kayo mag-send, di ba naka-ready na siya, naka-paste na yung address niya, pero hindi nyo pa sinend. Balik kayo sa MetaMask, tapos, dapat, ay naku, nagsin naman to. Dapat ito yung page niya is ito talaga, kung saan kayo nag-ano. Basta ito, dapat ito, pagbalik nyo ng MetaMask, ito pa din yung face, yung itsura niya, hindi yung babalik ka ulit sa start, basta ganito. So, halimbawa, nag-send na kayo, kasi, halimbawa, nakasend na kayo, so, magwi-wait lang kayo dito sa page na to, hindi nyo siya i-close, ha? Tapos, may lalabas na red na, parang ganito, red na transaction, maglalabas siya. Tapos pag once na natanggap nyo na may lalabas na ganito dito. So once natanggap nyo na magiging blue, may lalabas ulit na transaction, tapos transaction ID, tapos nakaano na siya, naka-blue. Meron ako example dito sa ano, hanapin ko sa example na para mag-gets nyo. Wait lang. Wala naman siguro akong scandal dito. Dito maghahanap ako ng sample para hindi kayo ma-confuse kung ano yung pinagsasabi ko. Ito. So, yung red na yan, meaning yan, nag-send na kayo ng BCH sa Hapcash. Tapos ito yung blue, meaning yan, natanggap nyo na sa MetaMask yung money, yung BCH na sinend nyo. So, meaning, pag naka-blue na siya, pwede nyo siyang i-close. So, saan nyo makikita yung BCH nyo? As usual, punta lang kayo sa wallet. So, ayun na. Nandun na sa wallet. Makikita nyo na yung BCH. So, yun. Applicable yung Hapcash sa coinsph, bitcoin.com. So, yun lang. So, yan. Madali lang, di ba? So, pag may BCH na kayo, pwede na kayong bumili. Okay, so gagawa ako ulit ng video paano mag-farming. Yun lang. Sige, bye.